Ito naman, ang gobyerno ay tinaningan hanggang sa Miyerkules ng iba pang transport group. Kapag hindi raw ibinigay sa kanila ang 50 sentimong provisional increase sa pamasahe, welcome bayan na daw ang gagawin nila. Yan ang tinutukan ni Julius Segovia. Kahapon pa dapat iaanunsyo ng LTFRB ang desisyon sa petisyon ng taas pasahe sa jeep. Pero naantala ito dahil may pakiusap daw ang transport groups. Gusto kasing isama sa taas pasahe ang ibang rehiyon at hindi maging limitado lang sa regions 3, 4 at NCR. Wala pong delay. Ano? Wala pong delay kasi pwede na sana kami mag-decide. Oo. Kaya lang may request nga na isama na yung ibang regions. Pero iba ang bersyon ng mga transport group. Buong puwersa silang humara para ipakitang inip na inip na sila sa desisyon ng LTFRB. DOTT, LTFRB, naku ha, manda kayo pag hindi nyo binigay. Tao kaming humarap, tao kaming kausap. Naniniwala kami sa kanila na sila ay mga tao. Kaya tao nilang gampanan ang kanilang katungkulan. Ang pinangako nila ay sa early next week. Kaya binibigyan namin sila hanggang Miyerkules. Kaya pag hindi pa natuloy ito, ay niloloko na kami ng gobyerno. Pag wala pa raw ang 50 sentimo provisional fare increase sa susunod na Miyerkules, welgang bayan na ang gagawin nila. Mag-uusap uli ang hanay nito at doon na kami gagawa ng mga plataforma tungkol doon sa isang malawakang pagtigil pasada. Hindi po kami pa-iimpluensya sa pressure. Ang mga tsuper ngang nakausap namin, nakukulangan sa 50 centavo provisional increase. Mahirap din kasi yung 850 kasi mahirap mag-supply. Madalang na kasi 50 centimos eh. Kaya kung pwede, kung 9 na lang. Mataas yung diesel eh. Mm-hmm. Hindi pa rin sapat yan. Kung tutuusin ayon sa mga transport group, napapanahon na talagang itaas ang pasahe sa jeep, lalo patigit 48 pesos na ang kada litro ng diesel. Handa naman daw silang ibabang muli ang minimum fare sa jeep, oras na bumaba rin ang presyo ng krudo sa 44 pesos kada litro. Huling nagtaas pasahe noong July 2008, kung kailan pumalo sa 52 pesos ang litro ng diesel. Pero kahit nasa 48 peso level pa lang ang krudo, sumipa naman daw ang presyo ng ilang spare parts. Gayunman, ayon kay DOTC Secretary Marojas, di lang transport sector ang isinasaalang-alang nila sa pag-aproba ng taas pasahe. Parang domino rin kasi itong may epekto rin sa usapin ng aumento sa sahod, kasama ang mga pasahero. Tingal tumataas yung sahod, tapos dadagdag pa ng pamasahe. Siguro yung 50 eh, hindi na counted yun. Okay lang yun. Yung allowance namin mas mababawasan kasi madadagdagan yung pamasahe namin. Bukod sa jeep, nakabinbin din ang petisyon para sa taas pasahe sa mga bus at taxi. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.